Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother John Limpiada ng GIL Alcor, Raslapan at Simaisma. Supurihin po ang Panginoon at sa pamamagitan po ng mensaheng ibababa po sa atin ng Panginoon. Ito po yung aming daily devotion na alam ko pong maglilid sa bawat isa po sa atin upang tayo po ay patuloy na mapalakas sa pamamagitan ng Kanyang salita. At alam po natin na sa mga oras na ito ay makikita po ninyo at maging ang buong mundo ngayon ay nasa kaguluhan o kumbaga sa ano ay nasa sitwasyon tayo na kung saan ay marami pong tao ang may takot sa kanilang mga puso. So nais ko lang pong ibaba ang mensahe ng Panginoon sa talatang ito na kung saan ay makikita po natin sa Joshua chapter 48 verse 17. Ang sabi po rito, "This is what the Lord say, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go." So makikita po natin dito yung sinabi ng Panginoon patungkol sa ating nilalakaran at ang sabi pa rito ay ako ang Diyos na si Yahweh, tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Alam po ninyo ay talaga pong ang salita ng Diyos ay alam kong ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Subalit bago po ang lahat, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Nakilang Diyos na buhay, sa oras pong ito, lubos po ako nagpapasalamat at sa pamamagitan ng iyong salita na ibababa mo po sa aming kalagitnaan. Mabigyan po ng kalakasan ng aming spiritual na buhay at maranasan namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat po dakilang Diyos at tunay nga po sa oras na ito, anuman o Diyos ang pahit at dungis at kasalanan na nakikita mo po sa aming puso. Panginoon, patawarin at linisin mo ang aming puso at ang aming buhay. Salamat po dakilang Diyos. Pinupuri kita at patuloy kitang pinasasalamatan. Ito po aking samo at dalangin sa pangalan ng iyong bugtong anak ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So doon sa ating tinalakay po ay makikita po natin yung pangako ng Diyos na kung saan ay dito tuturuan tayo kung papaano na tayo ay lumakad ayon sa panuntunan at salita ng Diyos. Na ang sabi dito ay tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Kabutihan na kung saan ang maglilid po sa atin upang mabigyan ng kalakasang espiritual yung buhay po natin na kung saan ay tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Number one, ang sabi doon ay don't be stop push you to fight the enemies and do not be discouraged. Itong mga salitang ito ay kailangan po nasa puso po natin. Yung pusyo, ang ibig ko po sabihin, yung pusyo, kung bibigyan po natin ito ng diin at makikita natin, mababasa po natin sa dictionary, ang ibig sabihin ay magpatuloy or magsikap. So, ang pagtuturo ng Diyos patungkol sa Kanyang salita, ito po ay inililid tayo doon sa dapat nating lakaran. Doon sa, na kung saan ay nais ng Diyos na tayo po ay mabigyan ng patuloy na gabay doon sa ating paglakad bilang isang Kristiyano na kung saan ay ang sabi nga po dito ay don't be stopped, push you to fight the enemies and do not be discouraged. Alam po ninyo, sa panahon po natin ngayon ay nakikita ko po at maging kayo po ay nararanasan din ninyo yung mga bagay na kung saan ay halos marami pong tao ngayon na nagtatanong kailan ba ito matatapos. But purihin ang Panginoon, dito po sa nangyaring ito ay mas binibigyan ng diin ng Diyos yung Kanyang salita sa bawat isa po sa atin dahil halos malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya po tayo itinuturoan ng ating Panginoon upang mabigyan ng kalakasan yung ating spiritual life na kung saan ay patuloy po niya tayong palalakasin. Doon sa book of Joshua chapter 10 verse 25,
Joshua said to them, "Do not be afraid, do not be discouraged. Be strong and courageous. This is what the Lord will do to all the enemies you are going to fight." So makikita po natin na kung saan ay dito ay nagbaba si Joshua sa kanyang mga kasama na huwag kayong mawawalan ng ang ibig ko sabihin ay huwag kayong matatakot. Be strong and be courageous. Alam po yung salitang courageous ay ito po ang maglilid nga po sa atin upang tayo po ay patuloy na mapalakas ng salita ng Diyos. In fact, kung babasahin po natin yung Joshua chapter 1, doon sa buong chapter na yon, halos apat po yata yung sinabi doon na kung saan yung courageous ay mababasa po natin. Why at bakit? Kasi binigyan ito ng diin ng ating Panginoon. At makikita po natin si Joshua na kung saan noong kasama siya ni Moises doon sa labanan na yon, bago po sila pumasok, doon sa labanan na yon, na kung saan ay nakita ni Joshua yung patuloy na tagumpay na kanilang nakamit dahil sa ang Diyos ang patuloy pong sumasama sa kanila. At yung time na ito ng Joshua chapter 1 ay makikita po natin si Joshua na nag-take over nito dahil si Moises ay wala na. So makikita po natin dito kung paano pinalakas ng Panginoon si Joshua sa pamamagitan ng salitang ito, be courageous. At doon sa Joshua chapter 10 verse 19, "But don't stop, pursue your enemies, attack them from the rear, and do not let them reach their cities, for the Lord your God has given them into your hand." Alam po ninyo, sa ating buhay po bilang isang Kristiyano, huwag po tayong huminto. Kasi ang labanan nito between evil and good. At makakakuha lang po tayo ng lakas sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ito po ang maglilid sa atin upang patuloy po tayong mapalakas. In fact, kung babasahin at bibigyan po natin ng diin, ang Joshua chapter 10 verse 19, "But don't stop. Pursue your enemies. Attack them." So makikita po natin kung paano ang Diyos na kung saan sa buhay ni Joshua ay talaga pong binigyan siya ng salitang magpapalakas sa kanya. Gayun din sa Deuteronomy chapter 31 verse 23, "The Lord gave this command to Joshua, son of Nun, be strong and courageous, for you will bring the Israelites into the land I promised them unto the oath, and I myself be with you." Ito po yung malapit na pong matapos yung Deuteronomy sa chapter na ito, at bago nga po si Moises ay mamatay, ay dito na po ibinaba ng Panginoon kay Joshua na ang sabi niya, be strong and courageous. Amen. Then the second is yung 1 Chronicles chapter 28 verse 20. Dito naman po si David nangusap sa kanyang anak. Dahil makikita po natin na kung saan ang salitang ito ay ibinaba ni David sa kanyang anak upang mag-build ng templo. At dito ay sabi ni David, "David also said to Solomon, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God, my God, is with you." So makikita po natin yung kahalagahan ng kalakasang espiritual na mararanasan po natin sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, dahil nga po ang buong mundo ngayon ay nakikita natin na napakaraming tao ang natatakot. Pero alam po niyo, mga kapatid ko sa Panginoon, asahan po ninyo ang ating Diyos ay magbibigay sa atin ng lakas sa pamamagitan ng Kanyang salita. Naalala ko yung Matthew chapter 14 verse 27. Dito po ako magtatapos, dahil itong talatang ito, makikita po natin ang ating Panginoon ay lumakad doon sa dagat. At yung mga disipulo na kung saan ay nakita nila at napagkamalan ng ating Panginoon ay multo. So balit dito ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 14 verse 27, "But Jesus immediately said to them,
Take courage, it is I. Don't be afraid. So makita po natin maging yung mga disipulo na kasama ng ating Panginoon. At sa talatang ito, makikita po natin maging sila man ay nagkamiroon ng takot sa kanilang puso. But purihin ang Panginoon dahil ang Diyos po natin ay patuloy pong nagbibigay ng lakas upang patuloy po nating maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kapanahunan po natin. All I have to do is don't be stopped. Force you to fight the enemies and do not be discouraged. Alam po ninyo ang salita ng Diyos, yung sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but every word proceeded by the out of the mouth of God. Ito po yung magpapalakas sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng ating patuloy na paglilingkod sa Kanya. All I have to do is don't be stopped. Matuto po tayong patuloy po nating labanan ang mga nangyayaring ito sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. At ang Diyos na nagsabi, sabi niya doon sa book of Romans, if God is with us, who can be against us? So salamat po sa maikling mensaheng ito na alam ko pong magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan. Samahan po ninyo ako sa pagtatapos ng salita ng Diyos sa maikling pananalangin ito. Dakilang Diyos na buhay, salamat po Panginoon dahil sa maikling mensaheng patuloy po naming marinirinig. Panginoon, lubos po ako ng pagpapasalamat at dalangin ko sa aking mga kapatid na kung saan, Panginoon, continue to touch them, Lord. Release the power of the Holy Spirit. Release, Lord. Release the blessing comes from you, O God. And release, Lord, the surging resurrecting power of the Lord Jesus Christ. The same power that Jesus Christ raised from the dead. Salamat po dakilang Diyos sa maikling mensahe. Patuloy at magbigay ito ng kalakasang espiritual sa buhay po namin ito. Sa buhay po na kung saan sa panahong ito ay patuloy pong nangyayari at nagaganap ang pandemic na ito. Salamat, salamat po ng marami. Sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang papuri. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Lord, we thank you that tonight your grace is sufficient for all of us.